Good morning, everyone. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Balita ko, kanina pa kayong alas 5:30 dito. Basta kamay na kanino, alas 6 ng umaga pa. And when 6 o'clock in the morning, you're here na? Masyado kayong excited, mahim. But as what I said earlier, God will give us Jesus to heal you. My role is to let you know that there is this God who heals. Lamang po ang aking role. And this grace flows through the Mass. Sana po ang iisipin natin, and we need to realize and recognize, is that nagpapagaling talaga ang Diyos. Amen? So, takan natin ang Diyos sa umagang ito para kayo ay magising. Nagtatanong ang tao kung how this healing gift started. Kung paano nag-umpisa itong gift of healing. Kung paano ako nag-umpisa na mag-pray over ng tao. This gift started when I was so young. I was 16 years old. 16 pa lang ako, nagpamalas na ang Panginoon that I have this gift. Nung na-encounter ko yung isang lumpo, hindi makalakad, paralyzed for 40 years. Yung una, naawa lang ako sa tao na to. Dahil yung babae pong ito ay nakakaawa yung kanyang hitsura. So I asked her if she wants me to pray with her. Things that I never asked before. Sabi ko, gusto mo i-pray kita? Ang alam mo lang na dasal nun ay Our Father, Hail Mary, and Glory be to the Father. And this woman, ang babaeng ito, sabi niya, sige. Nung ipinray ko siya, hindi ko naman ipinray siya para makalakad. Ipinray ko lang siya para dasalan siya. Pagkatapos ko po siyang dasalan, yung pong lumpo, hindi makalakad ng 40 taon, tumayo at naglakad. First time in her life. Amen. Ang una kong reaction, natakot po ako dyan. As a matter of fact, sa totoo lang po, ayaw kong tanggapin ang gift na ito. Hindi ko mapanggap na gagawin ko sa buhay ko na magpe-pray ng tao. So, 16, kagagraduate ko lang ng high school, ako po ay nagtapos ng engineering, ay a chemical engineer by profession. Ay nagtrabaho pa po ako sa oil company for 5 years. Tapos nag-abroad pa po ako. Hanggang sa naisip ako magpare, hindi naman para sa, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong ministry. Napakatindi ng calling sa pagpapare. So year 2002, na-ordain po ako. Doon po ako nag-aral sa ibang bansa. Doon po ako nag-aral sa Amerika. Nag-aral po ako sa Canada. Doon po ako na-ordain. At doon din po ako nagtrabaho bilang pare. Doon po sinabi ng spiritual director ko na itong gift na ito ay para sa taong lalo-lalo na sa mahihirap, na walang inaasahan kung hindi ang Diyos. Ang sabi niya ay ito, Fernando, yung gift na yan ay hindi para sa'yo. Yan ay para sa mga tao. Kaya po pag ako'y nagpe-pray over sa tao, wala po akong nararamdaman. Hindi po ako nanginginig, hindi po ako nakakakita ng anghel. Wala, normal lang. Dahil ito pong gift na ito ay para sa inyo. Dahil mahal kayong lahat ng Diyos. Amen. Kahit saan po ako pumunta,
ang gusto mong marinig ng tao ay kung gaano ang tao kahalaga sa Diyos. Each and everyone is precious before the Lord. Minsan, dahil sa karamdaman, nawawala na ang yung tinatawag na pangunawang yan. We lost our sense of consciousness that we are precious before God. We are bombarded with problems. We are consumed by our suffering. Hindi porke kayo may sakit, kayo po ay walang halaga. More than anything, you are now closer before the Lord. More than anything, kaya nga po ako'y pinadala dito para sa mga taong nanghihina na ang loob. Yung mga taong wala nang pag-asa sa tingin nila. But this God, ipinadala ako dito upang ipaalala at upang marinig ninyo na kayo ay mahalaga sa Diyos. Hindi nalilingit sa ating Panginoon ang inyong paghihirap. All your suffering is in the very consciousness of our God. The reason why I am here, katulad ng sinabi ni Jesus sa mga disciples, go and cure all these people. Cast all demons and heal their infirmities and proclaim the good news. Minsan, nanghihina po ang ating loob. Mahirap na ang buhay, magkakasakit ka pa, nagpapaaral ka pa ng anak. And if we're not able to hear God's word, maaaburido tayo. Kung hindi po nyo maririnig ang salita ng Diyos, kayo ay manghihina ang loob. Kahapon, nandoon po kami sa Talisay, napakarami pong nasa wheelchair naglakad. Napakaraming bingi nakarinig. Yung mga may bukol na wala. Meron din bata doon, cerebral palsy. Tulad niya, natuwid ang lakad. Buhay ang ating Diyos. Nandito siya ngayon, siya ang nagpaparito sa inyo upang maraman ninyo at maramdaman na mahal niya kayo. Mahal na mahal niyo ng Diyos. And this is what is my role. My role is to let you all know. Kasi po yung taong nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos, nawawala ang galit sa dibdib. Nawawala yung tinatawag na tampo at pagiging magalitin. Karamihan po sa atin, kumikitin ang pasensya. Nagiging mainitin ang ulo, palamura, dahil sa hirap na nararamdaman. But there is an antidote to that. May gamot sa mga taong nanghihina ang loob. Nagiging magagalitin. Ang antidote dyan ay malaman ninyo at maramdaman na mahal ka ng Diyos. Huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Wala po kayong kasalanan at ang ating Panginoon ay mapagpatawad at tatanggap po kayo ngayong umaga ng pagpapala galing sa Kanya. Amen. At umaasa naman ang ating Panginoon na yung mga taong pagagalingin at ang mga taong makakarinig ng Kanyang salita ay magbabagong buhay. Ang mga taong makakaranas ng Kanyang pagmamahal ay magsisimbang muli. Karamihan po kasi sa atin, hindi naman lahat, pumapasok lang ng simbahan dahil may sakit. Minsan tayong mga tao, kaya lamang natin naaalaala ang Diyos kapag may kailangan. Masakit naman po yun. Oo, we have this God who loves and who heals. Pero para sa atin pong kapakanan, yung sinatawag na kapayapaan, let peace be with you.
ang kapayapaan ko ay ang Panginoon lamang ang magbibigay. Siguro mapapansin ninyo sa inyong buhay, dumadaan ang problema. You encounter sufferings, troubles, persecutions, struggles, and challenges. Ito po, mga kapatid, ay nangyayari upang lumapit tayo sa Diyos. Kasakit man pong isipin, pero ito po ay totoo, na minsan, kung hindi pa kayo magkakasakit, hindi kayo sisimba. Minsan, kung hindi pa kayo magkakasakit, hindi kayo papasok ng simbahan. Noong panahong malakas kayo, kayo po ay ang lapit-lapit nyo lang sa simbahan, hindi kayo nakakapasok sa simbahan. Noong kung kayo'y malakas, hindi nyo naalaalang magdasal. Noong kayo'y walang problema, akala ninyo kayo'y mga walang kamamatayan. You will be forever young, forever strong, forever healthy, forever beautiful. Pero mga kapatid, nandito na kayo ngayon kung saan tinawag na ng Diyos upang marinig ang katotohanan tungkol sa Kanya na Siya ay makapangyarihan at handa Niya kayong tulungan. Magpakababa lamang tayo. Tanggalin natin ang galit sa ating dibdib. Alam Niya na karamihan sa inyo dito, maraming kaaway. Puno ng galit ang dibdib, hindi makapagpatawad. Kapatid mo, kaibigan mo noon, kasamahan mo ngayon, kaaway mo na ngayon. Kaya wala kang kapayapaan. Kailangan po nating tanggalin ang galit na yan upang ang presensya ng Panginoon ay ating maramdaman. Ang taong puno ang galit ang dibdib, mahihirapan na maramdaman ang Diyos. At pag hindi nyo naramdaman ang presensya ng Diyos, mahihirapan kayong gumaling sa pamamaraan katulad nito. Because ang pamamaraan ng pagpapagaling nito ay hindi magic. The way and the means of God doing His healing in this particular kind of ministry is different from other forms of healing. This is spiritual medium. This is a spiritual means of entering and encountering God, and in doing so, you will be able to enter in into that presence, and you will feel God's love and forgiveness. Kaya po, napakahalaga na ang bawat hihingi ng awa sa Diyos ay walang galit sa dibdib, walang paghihiganti, wala yung tinatawag nating pagkamakasarili. Alam po yan ng Diyos. Pero kailangan natin marinig upang ipaalaala sa atin na kailangan tayo magbagong buhay. Na ang ating Panginoon ay gagamit ng lahat ng pamamaraan. This God is going to use all the ways and means to bring you back. Because ito lamang po ang pamamaraan sa kapayapaan. This is the only way that we can have our peace back. Noong ako po'y nag-uumpisa pa lamang sa aking ministry, hindi ko ito makakalimutan. May dalawang naka-wheelchair nagpa-pray over sa akin. Pareho sila, magkaibigan sila na stroke, na paralyzed, hindi na makalakad. Halos sabay silang nagkasakit. Sa kanilang pag-therapy, sila ay naging magkaibigan. Ipin-pray over ko yung isa, pagkatapos kong i-pray over, hindi pa natatapos ang aking pray over, naglakad na. Tuwan-tuwa lahat, palakpakan. Yung isa naman, nakatabi, Father, ako rin, gusto kong makalakad katulad ng kaibigan ko. So, ipin-pray over ko, my goodness, hindi rin po makalakad. Dinasal ko ng lahat, nakasampu na akong Our Father, sampung Apaginoong Maria, sampung luwalhati, still,
cannot walk. So sabi ko, ma'am, wala na po akong magagawa. Pero nagmamakaawa, ang sabi ko sa kanya ay ito, mayroon po ba kayong galit sa dibdib? Ang sabi niya sa akin, Father, there is no way I will forgive my mother-in-law. Bakit? Kasi po yung mother-in-law ko, napaka-elamera. Hindi po siya light of the house. Siya po ay anay ng tahanan. Sinira niya ang aming buhay pag-asawa dahil paka-elamera. Sabi ko, kailangan magpatawad ka. Pero napuntinan mo yung mukha niya, she's not that young. Sabi ko, ma'am, nasaan na po ang inyong mother-in-law? Father, 30 taon na pong patay. Sometimes, we are like that. How many of us here harboring ill feelings and unforgiveness for a long period of time? Tayo po ay prisoner ng nakaraan. Hindi pa rin natin ma-let go. Ang tagal-tagal na kayo ang nagsasuffer. And because you suffer, our God suffers too. Can you please give yourself a chance? Ang ating Diyos nagsasalita. Nakikiusap. Gusto makipagkwentuhan sa atin at sabihin sa atin ang dapat nating gawin. Meron pong isang babae lumapit sa akin. Okay, nasa Canada. Nagmamakaawa dahil nadidepress. Father, I heard all about you when I was in the Philippines. Pray over mo po ako, ako po'y nadidepress. Sabi ko, bakit ka naman nadidepress? Why are you depressed? Ang sabi niya ay ito, Father, 40 years old na po ako, wala pa po akong boyfriend. Sabi ko, nako, malaking problema yan. I cannot help you dahil ako'y pare. Sabi niya, please Father, i-pray over mo ako. Gusto ko nang magka-boyfriend. Ayaw kong tumandang dalaga. Sige, i-pray over kita. Nung i-pray over ko na, she realized something. Ang sabi niya sa akin ay, Father, I think I know why I'm still single at walang naliligaw sa akin. I was curious, ano kaya ito? Ang sabi niya, Father, siguro kailangan kong mag-reduce dahil ako'y mataba. I-pray over mo ako na ako'y pumayat. Sabi ko, nako, you are the first one who asked me that. I do not know what to tell you. But I will ask God, what to do? Nagkasal talaga ako. And I ask God, God, ano pang gagawin mo sa babae ito? Gustong pumayat. So pagkatapos nung magkasal, nilapitan ko ang babae at sinabi ko ay ito, I made the sign of the cross on her forehead. Inulungan ko siya at ang sabi ko ay ito, Ma'am, huwag kang kumain ng madami. Don't eat too much. Umalis na ang babae. After a year, nagkita uli kami, hindi ko na siya na-recognize. Lumapit sa akin. Sabi niya, Father, do you remember me? I'm getting married. So, wow, congratulations. Sino ka? I'm the one who asked you to pray for me to lose weight. It works. So, what did you do? Father, ever since you pray over me, every time I eat, I remember you and I lost my appetite. You know, I learned a lot from that encounter. Ang nasabi ko sa aking sarili ay ito, ang Diyos talaga gusto ang kabutihan natin.
ang Diyos talaga nagsasalita. Ang Diyos talaga nagbibigay ng instruction. Ang question dito ay ito, do you give time to God to talk to you? Do you give God time so that you can listen? At pag may sinabi ang Diyos, nagawin ninyo, do you have courage to do it? Ginagawa niyo ba ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos? Kayo na po ang sasagot niyan kung gusto niyong gumaling sa inyong mga karamdaman. Mas gusto ng Diyos na kayo'y gumaling. Ang kailangan lamang nating gawin ay pakinggan at gawin ang kanyang ginagawa. At ito po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan sa ating buhay. Amen. We stand right now, we're going to ask God to help us in all our needs. Tayo po ay mananalangin para sa ating Panginoon na tayo ay kanyang pagalingin ang ating katawan at kaluluwa. Jesus calls upon us to believe in Him and His divine healing mission. Let us ask the Father to hear our prayers for every petition. We're going to ask God to heal each and everyone. Loving God, marami dito may sakit, may cancer, may diabetes, may stroke, may heart ailments. Marami po dito, Panginoon, masakit ang ulo, malabo ang mata. Touch and heal them one by one. Especially those who are sad, depressed, and lonely. Marami po dito hindi makalakad, paralyzed. May takot sa dibdib, may galit sa puso, hindi makapagpatawad. There are some people here, Lord, getting discouraged because of their infirmities. May cerebral palsy, hindi magkaanak. Lord, bless and touch them right now, one by one, as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Almighty and loving God, you know we believe in your goodness and healing power. Hear and answer these and unspoken prayers in our hearts, which we make through Christ our Lord.